We need a truly empowered department characterized by a unity of command, science-based approach and full-time focus on natural hazards and disasters. Hence, we in the cabinet have approved for immediate endorsement to Congress the passage of a law creating the Department of Disaster. Malinaw ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikatlong SONA. Bumuo na isang kagawaran na tututok sa paghahanda at pagresponde sa mga kalamidad at sakuna. At bakit hindi? Sa 2017 World Risk Index, ikatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na pangalip ng sakuna o risk disaster, bunsod ng mga natural consequences, sunod lamang sa Vanuatu at Tonga. Ngayong linggo lang, inaprubahan na ng komite sa Kamara ang pagtatalaga ng pondo para sa isang Department of Disaster Resilience. Hindi pa malinaw kung paano bubuuin ang departamento at kung sino ang mga ngasiwa nito, pero suportado ito ng Office of Civil Defense. With the limited resources that we have now, ang dami na natin nagagawa. How much more? Just imagine, how much more if we're given more resources? Ayon sa mga eksperto, napapanahon ang pagbuo ng DDR, lalo't sa kasalukuyan ay malayo sa pagiging handa sa sakuna ang ating bansa. On a scale of 1 to 10, nasa ng Pilipinas when it comes to disaster preparedness? Sa ngayon, tingin ko nasa 4. Eh kasi kailangan mo yung plano. Malaking bahagi kasi ng disaster resilience ay ang pagiging maagap. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang anumang sakuna, na paghandaan na dapat ito. Pwede nating tignan yun as probabilistic risk assessment na tinitignan natin yung mga mas malalaki talagang mga dilubyo at yun ang mga pinaghahandaan natin. Ganito rin ang paniwala ni Tatay Mariano. Buong bahay niya ang nalubog sa baha noong bagyong Ondoy. Tandang-tanda pa niya kung gaano kabilis tumaas ang tubig noon. Kaya hanggang ngayon, di na nawala ang pangamba niya sa tuwing umuulan, lalo't sa tabing ilog siya nakatira sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Pwede nang masabihan kagad. Kesa yun man yung nandiyan na, saka lang sila darating. Eh kung blunod na yung mga tao. Sunod sa pagiging maagap, ang pagkakaroon ng angkop na kagamitan para sa disaster response. Sa kasalukuyang sistema, walang sariling gamit ang OCD at ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC para rito. Ang response and rescue equipment ay galing sa iba't ibang kagawaran at ahensya ng gobyerno tulad ng MMDA. Ang mga Disaster Response Equipment Field Storage Unit o DREFSU na ito, ipinakalat nila sa mga highly impacted areas sa Metro Manila. Meron po tayong tinatawag na golden hour. Golden hour in a way ho, na yung mga community responders natin can conduct life and rescue operation. So pwede ho nilang gamitin ito, ma'am. Halimbawa, merong victim dito, kailangang bigyan ng management tapos may partially collapsed na structure. Ito yung ginagamit natin na pantukod. Then, mostly ma'am na makikita nyo na gamit, for digging, search and rescue tools. Kahit kinakalawang na ang ibang DREFSU tools sa katagalan, regular naman daw na pinapalitan ang mga gamit na hindi pwedeng patagalin sa loob ng storage unit, tulad ng gas, posporo at baterya. Sa ngayon, 24 na DREFSU ang nakakalat sa buong Metro Manila. Pero mismong MMDA ang nagsabi, kulang na kulang pa ito. Bago ng klima at panahon, lalong tumitindi ang banta ng sakuna at panganib dito sa ating bansa. Kaya umaasa ang mga otoridad at ang mga eksperto na sa pagbuo ng isang Department of Disaster Resilience ay magagawa ito ng tama at sa lalong madaling panahon dahil buhay ng mahigit 100 milyong Pilipino ang nakasalalay dito.